Noon po, puro pandidiri at pintas ang inaabot ng batang si Jerich dahil sa kanyang mga sugat sa katawan at dahil po rito, lagi na lang siya sa loob ng bahay. Yan po ang naging buhay ni Jerich bago natin siya nakilala. Pero makalipas ang halos isang taon, kamustahin natin siya. Lakas loob na lumuwas sa mag-amang Jimmy at Jerich mula sa Pangasinan para hanapan ng lunas ang hindi maipaliwanag na karamdaman ni Jerich. Nang tayo ay kanilang lapitan, agad nating pinatignan si Jerich sa isang rheumatologist. Hindi namin lubos maisip kung paanong kumalat ang makakati at makikirot na mga pantal na ito sa kanyang katawan. Pansamantalang lunas sa pangangati ng kanyang balat ay binigay ni Doktora Nasal. Isang skin biopsy rin ang isinagawa para matukoy ang kanyang sakit at napag-alaman na may bullous mastocytosis si Jerich. Kaya binigyan siya ng mga gamot at pamahid sa kanyang mga sugat. Nag-proliferate yung muscles natin. Ano ba ang muscles? Ito ay involved sa mga immune system natin. Nagre-release ito ng histamine yung muscles na involved sa allergic reaction. Matapos ang halos isang taon, muli namin binisita si Jerich sa Pangasinan, nakita namin ang malaking pagbabago sa kanyang kalagayan. Naghilom na mga pilat at nanunumbalik na rin ang kulay ng balat ni Jerich. Hindi na rin siya nagkukulong sa loob ng bahay ngayon. Hindi mo maipapasok sa loob yan. Gusto niya palagi laro. Medyo nakaraos din kami na ganito. Hindi na kami namumblema dahil gumaling na siya. Nagpatuloy sa pag-aaral si Jerich pero may mga pagkakataon pa rin na siya'y pinipintasan. Minsan, tinutukso pa rin. Ano sinasabi? Burog, ganun. Ano ibig sabihin nun tayo? Yung galis. At dahil dito, hindi pa rin maalis-alis ang pagkamahiyain ni Jerich. Gayunpaman, isang mensahe ang kanyang ipinaabot. Tita Mel, Dr. Rosal, masarap po. Maganda po. Sa tulong. Sa aming pagalis, ibinili namin ang mga pamahid na gamot sa ina ni Jerich para magtuloy-tuloy na ang paggaling ng bata. Nagpapasalamat din ako sa doktor niya kasi doktor na sa ako. Nagpapasalamat din ako na paggaling niyo po yung anak ko. Sa aming pagbalik naman dito sa Maynila, ipinakita namin kay Doktora Nasal ang larawan ni Jerich na nagpapakita ng kanyang kalagayan ngayon. Hot bath, ganyan. Possible na mag-cause din nun. So, sa mga severe type, dapat may follow-up. O, ayan, Jerich, at sa iyong mga magulang, ha? Tandaan nyo ang mga bilin ni Doktora para hindi na bumalik ang iyong karamdaman. Samantala, marami pong salamat kay Doktora Isabel Lopez Nasal ng Klinika Dermatologica. At sa mga nais pong maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya lamang sa kanilang tanggapan o magdeposito ng donation sa kanilang bank account o lahat ng sangay ng Cebuana Lumiere o mag-log on po sa www.kapusofoundation.com.